Guys, kamusta? Ako nga pala to si Aldrin. Mga nakarang araw, nag-unbox ako ng laptop, ang Acer. Sunod naman, ang flashlight ng Xiaomi. This time, mga kaibigan, ito naman ang aking i-unbox. Ang Xiaomi Portable Fan P10. So, nabili ko to sa Lazada, guys. For around almost 2,000 kasama na yung shipping at nagamit ko na rin siya for how many weeks, 3 months na ata, and papakita ko sa inyo yung actual unboxing nito, and sasabihin ko rin ang mga konting reviews at mga advantage at disadvantage gamit tong fan to, guys. So hopefully mag-enjoy kayo. Please subscribe my channel at i-like nyo at mag-comment kayo at i-share nyo na rin. Tulungan lang tayo, guys. So thumbs up. Enjoy. So ngayon papakita ko sa inyo yung laman na itong foldable Xiaomi fan P10. So actually, guys, na-unbox ko na siya talaga. Pero papakita ko lang sa inyo kung ano yung laman. Okay? So, unang-una, syempre, user manual. Meron siyang English and Mandarin version. Ito yung English version niya. Then, sa likod, is Chinese version. So, good thing yun, guys, kasi madali siyang maintindihan. Second is USB-C charging cable. Ayan, mahaba siya. I think mga 1 meter ata ito. Or 2 meters pala. So, ayan. So, USB-C to USB-A. Ayan. Ang advantage nito, guys, is yung mga cellphone ngayon, tulad ng sinabi ko sa previous na unboxing ko, Type-C na yung ginagamit ng charging input. So, importante kapag magta-travel ka, napaka less neto, less hassle, kasi isang charger lang pwede nyo nang i-charge lahat ng device nyo, no? So okay to, USB-C. So last is yung mismong foldable fan. So na-stretch siya, mahaba siya, and yun, at the same time Nag-rotate din siya. So, yun lang, guys. Ito yung laman mismo ng box na to. So, pakita ko naman sa inyo yung reviews. Okay, thumbs up. Let's go. Bagong lahat, guys. Merienda muna. Pack price. So guys, ito nga pala yung Xiaomi Foldable Fan P10. So as you can see, guys, ito yung actual mismo. And ito yung remote. So try natin i-on via remote control. So gumagana siya, guys. Try natin patayin. So on natin ulit. Okay. This time naman, guys, subukan naman natin yung touch or yung touch button niya. So ito siya. Nakikita niyo ba yung logo? On na siya. So, number 1 yun. Ito number 2. Pag pinindot natin ng pangalawang beses, yung number 2 naman. Kita niyo LED light, number 2 na siya. Pindutin natin ulit. Ayan,
number 3. Ito yung pinakamalakas. Yes. Okay. Pag pinundot natin sa number 4, hindi siya yung pinakamalakas. Pero ang nangyayari, guys, parang may times na malakas siya, may times na mahina. Para siyang namamatay. Ayan. Tulad yan. Kung naririnig niyo yung hangin, lumalakas, humihina. Ayan. Yung LEC, humihina, lumalakas. So, yun yung number 4. So, meron din yan dito. Pagka pinindot nyo to sa remote. Ayan. So, back to number 1 tayo yan. Ha? Ayan. Tapos, pindutin natin yung remote. Ayan. Number 2. Number 3. Number 4. Ayan. Tapos pindutin naman natin yung lamp. Ito, yung lamp niya. Ayan, nakita nyo, guys, ilaw. Tapos meron din siya dito, pero kailangan i-long press natin para ma-activate yung lamp. Ayan. Patayin natin. So next naman, guys, is yung rotation niya. Ito. So rotate natin, ha. Ayan. Nagro-rotate na siya. Ayan. Rotate na siya. Patayin natin. Ngayon, pindutin naman natin dito ulit. Pero this time, hindi na natin kailangan i-long press. Light press lang. Oops, sorry. Ayan. Ayan, nagro-rotate na siya. Patayin natin. So, sa ano pa bang sunod? Dito may timer siya, ano. Ayan. So, pwede natin iset to. Kaso, hindi ko pa siya nagagamit eh. So, next time, pag may interesado kayo malaman to, guys, i-comment niya lang sa akin kung paano siya iseset. So, this time naman, guys, try naman natin i-charge. So, meron ako charger dito. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa Xiaomi foldable fan na to is yung charging input niya is type C na. So, tulad ng mga previous na video ko, yung laptop ng Acer at saka ng Nextool, pwede nyo silipin sa description ko. May reviews din ako doon. Type C din yung charging input niya. So, try natin. What we do here is go back. Ayan. So, tingnan natin kung nag-charge ba siya. Ayan. Nakikita niyo yung LED indicator. Nag-blink. So, meaning, nag-charge siya. Tatanggalin ko, guys, ha. Ayan. Tinanggal ko. So, nawala yung LED indicator. Hindi na siya nag-blink. Charge ko ulit, ha. Para sigurado. Ayan. So, nag-charge na siya. Ayan. So, ayan, guys. Ito yung haba niya. Kapag in-stretch natin siya, pag sinagad natin siya na ihilain pataas. So, ibababa ko, guys, ha. Tingnan natin kung gaano kataas. Ayan. So, ito yung trash can, no? Ito yung regular trash can. So, ito naman yung foldable pa ng Xiaomi. So, imagine nyo na lang, guys, no? Medyo mataas siya, pero mukha siyang payat tingnan dahil yung, ano niya, katawan niya, manipis lang. Pero ang advantage niyan, guys, pwede mo siyang gamitin kung sa parting mataas pa or pababa. Adjustable siya, no? So, ito. So, ayan. Yung kapag pinold na natin, I mean, pinababa na natin siya. Ngayon, pull natin. Ayan. So, umaandar pa rin siya kahit naka-fold na. So, yun, nakaganda doon. And, ito yung itsura niya, no? Kapag ililigpit na natin siya, papasok sa bag, ito yung itsura niya. Okay. Hi, guys. So, yun na.
unbox na natin tong Xiaomi P10 foldable fan. And this time naman, gusto ko naman sa inyo magbigay ng tips at ng experience tungkol dito sa fan na to. Well, unang-una, sulit ba yung perang pinambili ko dito na worth 2,000 pesos kasama na yung transaction fee. Ng fee or yung delivery fee. So, well, for me, sakto lang. Well, kung siguro kung may extra money ka, bilhin mo to, okay. Pero hindi siya pang hindi siya practical na idea. Kasi unang-una, medyo mataas talaga yung presyo sa 2,000. Pwede ka nang bumili ng regular electric fan. Pero ang advantage nito, guys, pag binili mo to, unang-una, meron tong battery. Tama nga, di ba? So, pag nag-brown out, pwede na siyang gamitin emergency fan. Pero, hindi mo siya sulit na magagamit. Kasi, lalo na sa tanghali, hindi siya ganun kalamig kung bigay ng hangin. Hindi siya katulad ng mga regular electric fan na iniisip mo na malamig. Well, sa 2,000, parang, oh, okay, makakabili ka na ng mga at least mga 1.5, 1.7. Pero, hindi nga siya rechargeable, wala siyang battery. And, for me, siguro pag may extra money ka din, sige, bilhin mo ito. Pangalawa, kung mahilig ka sa mga Xiaomi brands, siguro isa to sa mga dapat ikolekta mo. No? Well, hindi siya Xiaomi talaga na brand, pero under Xiaomi company. So, tulad ng flashlight na previews na pinakita ko sa inyo, na yung content ko na Next Tool flashlight, ayun, under Xiaomi company siya. So, next naman guys, gaano ba siya ka-functional? Well, unang-una, foldable siya. No? So, for example, tulad nga ng pwede mo siyang magtahin anywhere pag magta-travel. Kasi, lagay mo lang siya sa bag, then punta ka ng visa, punta ka ng ibang lugar, sa beach, or saan ba kayo mag-outing. Well, malaking bagay ito guys. Sa experience ko, nagbibigay siya around 6 to 8 hours straight na paggamit. So, napakasulit na nun. Dito sa tindahan, napakainit lalo na sa tanghali. Ngayon, malaking bagay ito. So, pag sa outing siguro, or pag pupunta kayo sa ibang lugar na dapat meron kang ready ka nito ng mga halimbawa, emergency kit. Pwede mo siyang gawin. Pwede mo siyang baunin. Ayun guys. And, pangalawa is, ayan, hindi siya cheap tingnan. No? Ayan. Actually, based sa experience ko, nung merong lumapit sa akin, nagtanong, uy, ang ganda nito ha. So, mamahalin ba yan? Yan kagad yun nasa isip nila. Kapag Xiaomi kasi mismong gumawa talagang high-end tingnan, no? Sa mga cellphone nila, and then sa other devices nila, sa mga lamp, flashlight, yun. Talagang may impress kagad sila, no? So, well, ano pa ba yung pwede nyong itanong sa akin? Pwede nyong i-comment. So, mag-share, like nyo yung video ko, mag-comment kayo kung may mga tanong kayo dito. At sasagutin ko yan, magko-comment din ako. So, well guys, this time, yun lang muna siguro. At least, sana natulungan ko kayo, nagkaroon kayo ng idea. Kung okay ba yung fan na to, bibili kayo ng fan na to sa Lazada. Well, kayo nang bahala mag-decide. And kung based sa experience nyo, magkaiba tayo or meron kayong gustong idagdag, i-comment nyo lang guys. And sasagutin ko kung may mga tanong at mga opinion din kayo. Ha? So, sa susunod ulit, salamat at thumbs up. Ingat palagi.